nangyari sa'yo? Wala naman nangyari sa'kin, Paps, ah. Meron. Mumukha kang talunan, eh. Alam mo, sa kagustuhan mong manalo, eh, nilulublob mo yung sarili mo sa pagkatalo. Di ba kasasabi ko lang sa'yo, huwag magmadali, huwag demanding. Pero, Paps, nakukungusan na ako, eh. Eh, huwag mo kasing isipin ng ganun. Ang isipin mo, ikaw ang kasama niya ngayon. Samantalang yung isa, hindi nga makalapit. Dahil alam niyang hindi papayagan ninang mo. Tsaka ano ka ba? Eh, pangalan pa lang nun, talo na siya. Lerchi kaya ninang mo sa Briones? Well, mukhang okay naman siya nung hinatid ko. Oh. Oh, by this time, lumilipad na yung mga yun. Good, good. Thank you so much, Cristela. Oh, tita, that's nothing naman. Balitaan mo ako, ha? Sana wala nang problema. I'll see you in the office. Yes, just let me know if you need anything, ha? Okay, I will. I will. Thank you. Norma, where's Toni? Anong business ang pinuntahan niya? Excuse me. Sa akin mo ba hinahanap si Toni? Eh, hindi ba kayong dalawa magkasama sa bahay? Nasaan siya? Saan sila nagpunta ni Andrew? Well, tinake over niya yung seminars na in-Indian mo sa Davao. So, Andrew and her will be there for a month. A month? Well, hindi pa naman nagbabago ang agreement sa kliyente. Weren't you supposed to be there for a month? Pero bakit siya ang pinapunta doon? Hindi siya pwede mawala ng ganong katagal. Si Andrew! Andrew will be fine. He's better off being with his mom. As for you, binili ni Toni, you're supposed to take care of business here. Which, totally disagree. Because hindi mo nga alam kung anong nangyari sa pamilya mo eh. Paano mo pa mapapatakbo ang kumpanya? Truth be told, galit na galit si Toni. She was so hurt and frustrated sa ginawa mo. You know, I think kaya pumayag yun pumunta ng Davao kasi ayaw kanya makita muna. Pero I'm telling you, Leandro, huwag mong pupunuin si Toni. Tuluyan niya ilalayo yung anak mo. Hindi mo na makikita si Andrew. Good morning, ma'am. Welcome to Davao, Viola. This way po. Okay. Dito pa tayo mag-stay for a month? Yes, anak. This is where we're going to stay. Come on, let's go. Professional na ba tayo? No, anak. I have work. Yung mga seminar ko, remember? Saan seminar mo? Here, in the hotel, in one of the function rooms. Pwede ba ako sumama? No, big boy, you can't. I'm working. I'm sorry. But you know what? Why don't you sit down first? I'll check us in, okay? Okay. Hi, for check-in. I'll just wait for the key over there, okay? Thank you. Okay. Let's just wait here for our key. Ano gagawin namin dito ni Yaya while you're working? Well, what do you do when I'm at the office, diba? You play, you color, you watch TV, study your school books, and then after, maybe, iPad, right? Yeah. How lovely. Huwag kayo umalis sa room, ha? And you listen to Lovely. If you need anything at Tagutom siya, order from room service, okay? Ayan, I think that's our key card already. Big boy, I'm gonna go to my seminar now, okay? You stay with Lovely. Okay. Come here, sir, key card. Thank you. Here you go. You go ahead. Listen to Lovely. Be good. Okay. Try and have fun. Bye. Hello. Han, tawag ako ng tawag sa'yo. Ba't di ka sumasagot? I was on the plane. Kakarating lang namin dito sa Davao. Sana sinabihan mo ako. Sana tumawag ka, sana, o kahit text man lang. Oh, now you know how it feels na hindi namin alam ang whereabouts mo. Han. Anyway, I'm on my way to the seminar to fix the mess you created. Paano? Magpapabook na ba ako ng flight to Davao? Sundan mo yung mag-ina mo? Thank you.
para sa akin, Tay. Tay, saan ka pupunta? Aalis ka? Iwan mo na ulit kami. Naginip. Inahanap ka po. Ang hirap ng maraming pamilya, no? Paano na lang kung malaki-laki na si Andrew? Ano yun, sabay-sabay nila ikaw hahanapin? What will you do, Leandro? Bumalik na po kayo dito, Tay. Anak, sabihan mo si Ineng na pabalik na ako dyan. Ha? Ngayon mismo. Opo, Tay. Sige po. Salamat po. Bea, makausap ko na si Tatay. I'm filing a leave. A leave? What for? Para bantayan ang mga anak mo? Para maayos ko ang dalawang pamilya ko. I guess that will only be fair for everyone. Excuse me. Nananaginip lang siya. Walang dapat ikabahala. Eh, hindi naman ako siya nananaginip ng ganyan. Napakipagising niya, apektado siya. Eh, hindi naman ako normal yun para sa kanya. Well, hindi normal ang kondisyon niya ngayon. She's sick, she's taking strong medicines. At may nangyari siguro sa kanyang traumatic. Baka gusto mo siyang kausapin tungkol doon. Good day, everyone. I'm Toni Briones, and on behalf of Briones and Company, I would like to apologize for the delay. We had some problems in our Manila office. So anyway, let's get started. Honestly, hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. But looking at your faces, I can tell that you're just as scared as I am. Total, well, sino naman ang hindi matatakot? Pagbabayad ng buwis ng pinag-uusapan natin dito, right? Okay, so let's get started. Si Tatay bukas na eh. Iiwan ulit tayo. Anak, panaginip lang yun. Pero nay, parang totoo po eh. Kahit panaginip lang po yun, nay, ayaw pong mangyari. Ayoko pong iwan tayo ulit ni Tatay. Nay, huwag ka pong papayag. It went okay naman, Tita. But I don't know, they'll send you a video of the whole entire seminar so you can see for yourself. I want to go out, Yaya. Tita, I'm sorry. I'll have to call you back, okay? Okay, bye. Oh, big boy, what's wrong? Why are you crying? Me? Lovely, ano nangyari? Bakit siya umiiyak? Ma'am, kanina pa po niya gustong lumabas. Bored na yata. Kawawa nga po eh. Kaya po hindi ko siya pinayagan kasi yun po ang bilhin ninyo. I'm so sorry, big boy.
You know what? Why don't we go and eat out? Eat out lang? Hindi tayo papasyal. Big boy, gabi na. Wala na tayong pagpapasyalan pa. You know what? The moment I get free time, let's go out and have fun. Like that? Okay. Okay, let's go get ready to eat out. Okay? Stop crying. This is all your fault, Leandro. And the wolf was punished for his greed, and the vixen was rewarded for her kindness towards the king. Mommy, enough na, sleepy na ako. Okay, enough. Good night, Mommy. Good night, Daddy. Wala dito si Daddy. Tonight, he's someone else's Daddy. You didn't even bother to call. Yes, people, remember my seminar? Until what time? 6 p.m. 6 p.m.? Ang tagal nun! Huwag ka na umalis! Careful, big boy! My phone. Oh. Who is it? It's Daddy! Hi, big boy. How are you? You. Oh, I miss you too, big boy. Ako lang. How about Mommy? Siyempre, I miss your mom also. Pupunta ka ba dito? Yes, big boy. Yay! Pero Andrew, habang wala pa ako, gusto ko magpaka-big boy ka talaga, ha? You take care of yourself and take care of Mommy. Huwag mo siyang bigyan ng problema. Okay. Matagal ka pa po ba bago pumunta dito, Daddy? Hihintayin ko muna ma-discharge at gumaling si Ate Bea. Kailangan ko pa kasi siyang alagaan eh. Okay, you take care of Ate Bea and I take care of Mommy! Thank you, big boy. Okay. Can you give the phone to your mom? Okay. Thank you, big boy. Han. Han. Kamusta ang seminar? Han, pupunta ako dyan. Aantayin ko lang na ma-discharge si Bea. Yeah, I heard. Anyway, I'm going to the seminar. Okay, you take care. Bye. Ryan, pasok ka. Mamaya pa. Bibisitahin ko sana si Bea sa ospital kung okay lang. I mean, baka may istorbo eh. Hindi, okay lang naman. Kagabi, nagkasinat siya, pero okay na siya ngayon. Nakabango na nga eh. Alam mo, matutuwa yun kapag nakita niya na maraming dumadalaw sa kanya. Sige, mauna na ako. Sige.
Joel, tama na. Oh, tama na raw. Ano ka ba? Naka-apat na subo ka pa lang, ah. Sige na, isa pa. Ayoko na. Tol, ako naman. Huwag kang magulo. Doon ka muna sa labas, hintayin mo ako. Uwi na tayo mamaya. Ito naman, may sakit yung tao. Ayaw pa kong bigay. Sige na. Bea, alis na ako. Sige, salamat ah. Sige. Corrine. Hindi. Nay. Mams. Sige na kami. Wala na po. Sige po. Sige, ingat ha. Bakit? Wala. Okay kasi na pagkaseryoso mo eh. Hindi bagay. Kung tumawa, sabihin nila pinapatawa na naman kita. Ah, teka, meron pa ako. Yan ba yung bigay ni Ryan? Hindi, oh. Mas masarap to. Bigay ko kasi to. Hindi ko nga hinahawakan yung bigay niya. Okay, kalma. Chill ka lang. Ninang, ate, Nay, gusto niyo po ng fruits? Hindi na, anak. Sige. Okay lang. Sa'yo naman yan, eh. Alam niyo, nakakatuwa kayo tingnan dalawa. Kasi kung di ko alam na best friends kayo, feeling ko may something na kayo eh. Yuck! Kadiri naman ate. Tsaka paano magkakaroon ng something? Eh may iba naman yung gusto. Pagka may kailangan kayo, ah. Kailangan ko na kasi umuwi. Kailangan ko pa ubatin ang tindahan. Balik na lang mamaya pagka umuwi na si Pops. Sige. Joel, salamat ah. Salamat sa inyo. Saan? Sa pag-aalaga kay Bea. Eh, wala ka naman dapat ipagpasalamat eh. Masaya ako na nakabawi ako kay Bea. Tsaka sa'yo. Sige na, pumalik na sa kwarto. Huwag mo nang yatid. Eh, sino pa nagsabing hatid kita? Bibili na ako sa pharmacy, no? Sige na, muna na kayo. Sige. Kabit ka din, ah. Huwag ka nga magulo. Tara na. Mare. Oh. Malapit nang matapos mag-graduate si Joel, ah. Ano bang kursong kukunin niya? Ang salamat. Eh, nako, Mare, hindi pa namin napag-uusapan yan. Eh, ba't mo ba natanong? Ah, mukha kasing magaling siyang mag-alaga, eh. Ah, bakit hindi mo na lang ipag-nurse? Pwede, no? Sasuggest ko nga sa kanila yan, Mare. Ah, Mare, lalaki na ng mga bata, no? Eh, mga dalaga at binata na. Hindi ka ba natatakot na baka magkagustuhan sila? Hindi naman siguro. Para magkakapatid na lang yung mga yan eh. Pero kung sakali man, wala naman siguro masama dun. Nakita ka naman kung paano alagaan ni Joel si Bea. Kung sino magkatuluyan, hindi naman siguro lugi ang anak ko sa kanya. Teka nga muna. Tingin mo ba? May gusto si Joel kay Bea? Aha? Sige na nga, Mare. Totally. Natanong mo na yan. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Mare, si Joel kasi
may gusto sa anak mo. Mm-hmm. Pero hindi si Bea. Si Corrine ang gusto ni Joel. Eh, mukhang nililigawan na ata.